ka-traders, ito na nga po yung update sa ating 28,000 pesos trading challenge na kung saan kumita na tayo ng 5,300 pesos, no? Kaya kasama po ito in just one day lang, mga ka-traders, no? Kaya ako lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, sa mga mentees ko, sa mga clients ko na ang trading po, wala talaga sa kapital yan, nasa taong nagte-trade yan. Kasi bakit ako, no? 28,000 lang for practice, no? For study purposes ang aking gamit po dito na pang trade, no? Pero kumikita tayo ng kayang kumita ng 3k, 4k, 5k a day, no? Kayang kaya po yun, talagang kung marunong ka magagawa mo siya, no? So kaya ang message ko sa inyo is definitely tuloy-tuloy lang mag-aral maigi, huwag niyong isipin ang kita, no? Talagang matuto muna, magalingan niyo muna, kasi it will be the byproduct of your, you know, your hard work, no, yung results po ninyo. Kaya dito, actually isang araw lang po 'yan, no, makikita nyo 7-day PNL. Kumaga kahapon lang 'yan. No, kahapon lang kasi ako nagsimula sa aking trading challenge. Actually, may mga documentation po tayo niyan, no. Papakita din natin yung mga trade history po dito, no. So, pero ayan yung update, no. Kayang kumita talaga ng libo-libo kung meron kang 20k. Diba? So, bakit? Kasi by percent ang kitaan sa trading. Talagang kung magaling ka, may hit mo naman yung mga quota na yun. May hit mo naman yung mga target na yun. Ayos ba yun, mga ka-traders? Yan po guys, sa 28,000 po na capital natin, medyo kumita na po tayo ng yan, $20. At kanina po, no, kumita na din tayo more on 2,000, 3,000 pesos po yung ating kinita. No, ranging lang naman po. No? That is not the exact or definite amount. Pero ayan, ongoing pa rin po yung mga trades natin, 'di ba? Update lang para baka sabihin ng iba, hindi ko naman nagte-trade. Ayan, no, may ongoing position tayo diyan, no, 'di ba? So, kaya syempre, hintay-hintay lang, wait tayo dun sa mga take profit areas natin dito sa chart. Oh. 'Di ba? So, planado po 'yan, hindi 'yan yung biglaan na trade, no. So, ongoing pa 'yan, kaya medyo bumababa or tumataas mga profits natin, pero naka-sell short po tayo dyan. So kaya yon, tuloy-tuloy lang tayo, no? Tulad nga na sabi ko sa story ko, we will see how far it can go, no? The 28,000 kung ano mangyayari sa kanya. So tara, may goal tayo dyan, no? Abangan nyo na lang po. Thank you! Ito po guys, yung closed PNL natin and trade history. Kung makikita po ninyo, ayun yung mga trinade ko kahapon kasi short tayo kahapon, no? Kasi nakikita natin may pa possible retracement yung market. So dito makikita natin, ito po yan, no? Yung mga closed PNL. Simula tayo, medyo negative pa nga sa una, no? Pero naka-hit, no, ng $33 dito sa cyber. Naka-hit ng $34 dito sa Wi-Fi USDTP, no, perpetual. So ngayon, ito naman po yung kasunod. Yan, medyo marami tayong trade history. Yung iba wala. Ito pala, sorry. So close PNL ito. So kung makikita po ninyo, ayan, no, $2.95, $16, negative 3. Kung mapapansin po ninyo, halos walang talo talaga sa mga trades natin. No, yan po ang ibig sabihin ng higher win rate. Pero hindi lang importante yung higher win rate, eh. Ang importante din po guys, tandaan yung maigi, yung risk and reward ratio. Baka naman minsan ka lang matalo, pero yung natatalo mo mas mataas dun sa panalo mo. So kaya dito, kung mapapansin nyo po yung aking mga nakalagay po dyan sa close PNL, kung merong mang loss, super minimal lang, super duper minimal lang compared to our winnings, no? So ibig sabihin, mas mataas yung profits kaysa sa losses. Mas mataas yung gains kaysa sa possible losses natin. 'Di ba? 'Yun po ang pinaka-importante doon, na baka mamaya, no, nananalo ka nga, pero pag natatalo ka, wala kang mga stop loss. So useless lang din yung mga panalo mo. All right? So kaya dito, so pag ako nagte-trade, no, super minimal po ng losses. Yan, kung mapapansin po ninyo, ito yung closed PNL natin. No, pati yung sa kabila, ayun yung major natin na PNL, no, which is $34, $33, no. Grabe po yan.
So, kaya yun guys, no, yun yung update sa ating trading challenge, no? Ayan guys, ang pinakasinasabi ko lang po sa inyo, mga ka-traders, no, na kung saan alam nyo po dapat yung ginagawa nyo sa trading, alam nyo kung bakit kayo bumibili, alam nyo kung bakit kayo nagbebenta, ba't kayo nag-e-entry or nag-e-exit. Dahil kung wala pong dahilan yan, kung walang valid justification yan, baka hula-hula lang. Baka hula-hula lang yung ginagawa mo, baka purely speculation lang, no? Baka may sikat lang na crypto, tas binili mo na agad. Baka ito lang sinabi sa trading group nyo, tas binili mo na agad. Sineshort mo na, binailong mo na, hindi po tama yun. Kaya ako, nagagawa ko to kasi talagang aral, no? Talagang planado, talagang alam ko yung ginagawa ko. Kumbaga pa, ganun ako ka-confident, no, na ginagawa ko yung trading challenge na to and sa real portfolio natin, no? Kaya message ko sa inyo, no, bukod nga dun sa mga sinabi ko, talagang dapat kada kayo magte-trade, no, whether it's buy long, sell short, or kahit anong klaseng trading pa man yan, spot futures, kailangan alam niyo yung rules ng laro. Kailangan meron muna kayong game plan, no? May plano muna kayo bago kayo mag-entry talaga. Bago nyo pindutin yung buy, yung sell, talagang ganon. Eh coach, baka naman hindi ko sinabing kailangan na maging magaling kayo sa economics or sa mathematics, no? Analysis po ang trading and discipline. Siyempre, sama-sama na po yan, no? Yung patience mo, yung discipline mo, yung psychology mo, yung emotions mo. So eto, bibigyan ko na nga kayo ng tip, no? Kahit hindi pa kayo kasali sa mentorship, eto lang yung poor management sa trading na kailangan po ninyo. Kasi hindi lang yan puro chart, eh, no? So eto, tandaan nyo na po ito, ha? Number one, trade management. Pag sinabi po natin trade management, ito po yung, parang the word sell, pag ma-manage mo ng trade, anong asset ang bibilin ko, anong oras ko iti-trade to, anong setup yung gagawin ko, anong strategy yan. It's all about trade management, saka dun sa asset na bibilin mo, no, or iti-trade mo. Number two is, ito po yung tinatawag natin na risk management. Yan, paano ko ba mababawasan, no? Kasi hindi mo ma-eliminate yan, eh, no? It is just to lessen the risk, no? Paano mo mababawasan yung risk, no, na kapag ka, magte-trade na ako. So that is all about risk management. Maybe yan ay pagpili mo ng crypto, no? Maybe yan yung sa tamang allocation mo, pero may aside pa tayo dyan na topic, no? So number one, trade management. Number two, risk management. Number three, capital management. Yan. Paano mo ba i-manage yung capital mo na kahit magkanong capital ang meron ka ngayon, no? Halimbawa, 5,000, 10,000, paano mo ma-i-manage yan? Kasi ako na nagsasabi sa'yo, kung 5,000 capital mo, 10,000 kahit magkano pa man yan, pero ang mindset mo, all in, ang mindset mo, jackpot mentality, mali po yun. Kasi kung sa maliit na capital nga lang, hindi natin ma-manage, paano pa tayo mag-manage ng mas malaking capital, right? So yun po yung sinasabi ko sa inyo, na huwag kayong mag-all in, i-manage nyo ng tama, di ba? Yung allocation per crypto, allocation per stock, per trade, di ba? Saka magkaroon kayo ng target, guys. Yan ang pinaka-importante sa capital management, no? Kasi halimbawa, 10,000 ng capital ko, hatiin ko pa yun sa dalawang crypto, 5,000 yung isa, ang gusto kong kitain is 500 pesos. The 500, the 10% of 5,000 pesos is what? 500 pesos. So, merong konting mathematics na gano'n, no? Kailangan alam nyo yung numbers game to, eh. Probability game to. Discipline game to. Kaya alam nyo dapat yung mga rules and settings, no? So, and lastly, emotional management. Yan po, no? Ang isa sa pinaka-importante. Bukod sa psychology, tama yung pag-iisip mo. What is trading psychology? Trading psychology is the study of human behavior and emotions towards trading. Meaning, paano ka ba mag-isip? Paano ka ba mag-isip towards trading? Greedy ka ba? Yung emotions mo ba? Greedy ba yan? Wala ka bang disiplina? Kasi kung sa totoong buhay, wala kang disiplina, most probably sa trading, ganun ka din. Madadala mo yan. Kaya again, emotional management. Alam mo dapat na pag nag-trade ka, susundin mo yung plano mo. Ito yung sinet ko na goal. Hanggang dito lang dapat ako. Baka ma-overtrade ka kasi, maging overconfident ka. Mali po yun. Kailangan kontrolin mo yung emotions mo. Kontrolin mo yung mind mo, maging logical ka, wag emotional.